nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na tropical storm with international name na Kanun at binigyan ng pag-asa ng pangalan na Falcon. Nakapasok itong si Bagyong Falcon alas 11 ng gabi-kagabi at uling namataan po kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong 1,360 kilometers po silangan ng Central Luzon. So sa ngayon po, meron itong taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos west-northwest sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nila, yung buntot o yung trough na tinatawag nitong si Tropical Storm Falcon ay nagpapaulan na po dito sa may Eastern Visayas and Caraga region, habang sa maraming parte pa rin po ng Western Luzon, lalo na sa may Zambales and Bataan, kung saan nagkaroon po ng malalakas sa mga pag-ulan. Itong mga nagdaang oras ay dahil pa rin po yan sa habagat na siyang pinalalakas ni Bagyong Egay na nandun pa rin po sa may mainland China. Ito po yung latest talk ng pag-asa regarding kay Tropical Storm Falcon. So inaasahan po natin mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Falcon sa loob ng 3 araw. Kilos ito pa northwestward. So ibig sabihin po, base sa ating latest track, ay hindi naman inaasahan tatama sa ating kalupaan yung sentro nitong si Bagyong Falcon. Even itong yellow circle associated po dun sa radius o yung lawak ng bagyo, hindi rin inaasahan lalapit given po na pahilaga-hilagang tanluran ng kilos nitong bagyo. So mababa rin po yung chance na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal. However, nandyan pa rin po yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, pwede pa rin bahagyang kumaliwa or bahagyang kumanan yung track nitong si Bagyong Falcon. So palagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. In terms of intensity, sa ngayon po ay tropical storm category pa rin ito. Pero inaasahan within the next 36 hours ay lumakas pa ito bilang isang typhoon. So hindi mababa pa yung chance na ito yung maging isang super typhoon sa ngayon. Yung mga pag-ulan po natin ngayong araw ay dahil po sa habagat na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Egay na eventually po ay palalakasin naman ni Bagyong Falcon sa mga susunod na araw. Asahan po natin ngayong araw sa Zambales, Bataan and Occidental Mindoro ang pinakamalalakas na ulan ngayong araw. Posible tayo magtaas ng mga heavy rainfall warnings as high as orange and red warnings. Dito naman sa ilang parte pa ng Luzon, Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Antique and Northern Palawan, asahan din po ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains ngayong araw. So mag-ingat din po sa mga posible pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po sa severe winds or yung malalakas na bugso ng hangin, possible din po yan dahil naman po sa habagat. So hindi naman to dahil sa bagyo sa ngayon. Asahan po ngayong araw sa Zambales and Bataan din ang mga pagbugso ng hangin, gayon din sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, and most of Calabarzon, Bicol Region, and Western Visayas. Sa mga susunod po na araw, malaking bahagi din po ng Luzon and Western Visayas ang magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin. Kabilang na po dyan ang Metro Manila by tomorrow, at sa Monday, malaking bahagi din po, kabilang na dyan ang Ilocos Norte and Pangasinan. Ngayong araw, meron na po tayong gale warning pa rin sa malaking baybayin pa rin ng Luzon and Visayas. Sa may western seaboard of Luzon, meron po tayong gale warning sa western Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila. Meron po tayong gale warning sa ngayon sa Cavite, western Batangas, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island at malaking bahagi po ng Palawan. Meron din tayong gale warning dito sa inland, kabilang ng Romblon, Southern Oriental Mindoro, dito rin po sa may Southern Quezon, sa may Bondoc Peninsula, dito rin po sa may malaking bahagi ng Bicol Region, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and even dito rin po sa may Western Visayas, Antique, and Northwestern Aklan, kabilang ang Boracay, at dito rin po sa may Northern and Eastern Samar. Meron din tayong gale warning hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag po ito ng gusali. Ito po ay dahil sa Southwest Monsoon na siyang pinalalakas ng mga bagyong Egay at ni Bagyong Falcon. So sa mga susunod na araw, habang unti-unting lumalapit dito si Bagyong Falcon sa may east ng ating bansa, mag-enhance din po ito ng habagat. So magkakaroon pa rin ng matataas na mga pag-alon at eventually po magkakaroon pa rin tayo ng sea travel suspensions, lalo na po sa maliliit na sasakyang pandagat sa malaking baybayin ng Luzon, Visayas, and even Caraga region. Inuulit natin in terms of track and intensity, aasahan po natin yung northwestward movement
or paangat na pakaliwa nitong Sibagyong Falcon, mananatiling malayo po sa ating kalupaan at mananatili dito sa may Philippine Sea. Inasang nalabas po ng Philippine Area of Responsibility itong Sibagyong Falcon pagsapit po ng Monday afternoon or evening. At paglabas ito sa PAR, dadaan po ito sa may Ryukyu Islands, sa may Southern Islands of Japan, pupunta ng East China Sea, and then pagsapit ng Wednesday ay patungo dito sa may Eastern China. Lalakas pa rin itong Sibagyong Falcon, sa ngayon po ay tropical storm ito, posible pa itong umakyat o lumakas bilang severe tropical storm and typhoon, at posible yung peak intensity ay ma-reach niya paglabas ng Philippine Area of Responsibility. At inuulit natin, possible pa rin po magbago itong forecast track ng PAGASA, maring merong konting mga pagbabago, no, paglihis sa pakaliwa o pakanan, kaya patuloy po na magantabay sa ipapalabas natin na updates. Inuulit natin, yung Southwest Monsoon Habagat ang siyang pinakang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw, and even in the coming days, kahit malayo itong Sibagyong Falcon, magpapatuloy ang epekto ng Habagat or Southwest Monsoon sa Luzon and Visayas. Ngayong araw po, pinakang uulanin ang bahagi po ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, pabugsubugsong malakas na hangin. So mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha or landslides. Sa ilang bahagi pa ng Luzon, kabilang na ang Palawan, ito pong Cavite, Batangas, Metro Manila, may mga paminsan-minsan tayong pag-ulan. Gayun din sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, at dito rin po sa malaking bahagi ng Ilocos Region, meron tayong paminsan-minsan na mga pag-ulan dulot ng Habagat. And for Cordillera Region, dito rin po sa may Bicol Region, natitira pang bahagi ng Calabarzon and Central Luzon, cloudy skies with some scattered rain showers and thunderstorms, dulot din po ng Southwest Monsoon. Pinakamainam ang panahon dito sa may Cagayan Valley, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. Sa ating mga kababayan for Visayas, makulimlim na panahon pa rin po ang iiral, lalo na dito sa may western section, dulot po yan ng Habagat. And dito rin sa may Samar provinces, dahil naman po dun sa trough o yung buntot nitong si Tropical Storm Falcon. Dito naman sa Metro Cebu and the rest of Central Visayas, mostly cloudy skies tayo at meron ding kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng Habagat. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang po at mataas na yung chance ng pag-ulan dito sa may Caraga Region dahil po yun sa trough nitong si Bagyong Falcon. So asahan din yung mga light to moderate with the times heavy rains. And for the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, mataas din po ang chance ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, lalo na sa may Eastern Mindanao and Northern Mindanao. For the next 3 days, inuulit natin, iiral pa rin po ang Southwest Monsoon or Habagat sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na ang Metro Manila. Kung lalabas po tayo ng bahay for the next 3 days, magdala po ng payong or pananggalang sa ulan. Magpapatuloy ang paminsang-minsang ulan. By tomorrow po, may mga pagbuso din po ng hangin. At pagsabi ng Monday and Tuesday, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan, pero meron pa rin mga light to moderate rains. Sa ating mga kababayan po over Baguio City, magdala rin po ng pananggalang sa ulan plus yung pananggalang sa lamig po. Asahan natin na makulimlim na panahon, nasasamahan din ng mga light to moderate with the times heavy rains. Epekto po ito ng Habagat or Southwest Monsoon. So mag-ingat po papunta dun sa Baguio at mag-ingat din sa pagbuho ng lupa knowing na nagkaroon na ng pag-ulan dulot ni Bagyong Egay. Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, hanggang sa Lunes, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon dulot ng trough or yung extension nitong si Bagyong Falcon. Meron tayong mga light to moderate with the times heavy rains. Pagsapit ng Tuesday, bahagyang bubuti ang panahon na may chance na mga pag-ulan tanghali at hapon.